Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Raising in the morning light, raising in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light. Praise Him in the morning. Praise Him in the noonday bright. Praise Him in the noonday bright. Praise Him each and every night. Praise Him. Praise Him every day. Praise Him, everybody. Praise Him when you're feeling blue. Troubles hanging over you. When you don't know what to do, praise Him just the same. Kapag may Kristo ka na, huwag kang bumitaw. Patuloy niyong panghawakan ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Napakamalas mo kapag nasa katotohanan ka na. Tumalikod ka pa. Kapag hindi mo alam yung tunay na aral, matadaya ka. Mamatay man tayo, mabuhay. Dapat sa Panginoon tayo. Kapag ang pangako niya ay hindi maglumulat, siya darating na kapit. Magtatagumpay tayo sapagat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Kumusta po kayo mga minamahal namin na mga suking taga-subaybay ng programang Gospel and Music Ministry? Sa mga oras na ito, nagagalak po ang aming mga puso na sa inyo po ay makapaglingkod, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang dako ng mundo na nakatutok sa mga oras na ito. Magandang gabi po sa inyo. Ngayon po ay April 22, 2021. Napakadali ng panahon at napakabilis ng takbo ng panahon mga kapatid. Siguro kayo nagtataka kung bakit tayo ay mas maaga o maaga ang ating pag-live ngayon. Birthday po kasi ni Ate Dan bukas, at least makapagpahinga po siya ng mas maaga mga kapatid. Kaya yung mga best wishes nyo dyan sa kanyang birthday tomorrow ay ikaliligaya niya mga kapatid. Ano po, maaga siyang, maaga kami nag-live dahil gusto niya makapagpahinga ng maaga dahil siya po ay multitasking yung kanyang trabaho dito sa technical. Gaya ng binabanggit natin, siya po ay nagpapatakbo sa lahat ng bagay dito. Ang aking trabaho lamang ay magsalita at makipag-usap sa inyo mga kapatid. Binabati po natin ang mga nakatutok sa mga oras na ito sa lahat ng dako at maging sa dito sa bansang Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babatiin natin yung mga bansang nakalista dito na talagang meron tayong mga taga-subaybay na gabi-gabing tumututok sa atin. Unang-una dyan sa California, marami tayong mga taga-subaybay dyan. Binabati natin sila ng isang magandang umaga at maligayang oras ng pagbati at panunood. Dyan po sa London, sa Thailand, ganun din. Of course, dyan sa Japan, sa China, dyan sa Macau, sa Saudi Arabia, sa Kingdom. Nag-wonder kung bakit maaga yung ating paglilingkod. Ano po mga kapatid? Binabati natin dyan. And of course, ang atin pong
mga taga-subaybay, yung ating mga top fan na talagang nandyan palagi upang subaybayan ang ating programa, mga minamahal na mga kapatid. Meron tayong napakagandang paksa ngayon sabagat ang tatalakayin natin ay may pamagat na paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Are you ready, mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon? Binabati rin natin yung mga taga Ilocos Sur. Ayan, binabati natin. Diyan po sa Butuan City, mayroon tayong taga-subaybay dyan na nag-chat sa atin. Siya po ay Catholic, pero nung matagpuan niya at masumpungan ang Gospel Music Ministry, sa biyaya ng Panginoon ay siya ay naghanap ng church natin at nag-chat sa atin. Sabi niya, mayroon pa kayong church dito. Nung binigay ko pong address ay pina-assist ko po sapagkat dalawang kanto lang church na natin. Malapit sa kanilang bahay, si kapatid na Rone Trinidad. Ate Dan, ano? Siya po ay Catholic, pero sa biyaya ng Panginoon ay nagpasya na siya, no? Na umanib sa ating church. And of course, anong lugar ito? Sa Ilocos. Nandyan din po si kapatid na, anong pangalan ito? Yung nagbalik, si John Paul Liwanag Habulin. Ayan, binabati natin dyan sa Ilocos Sur. Siya po ay nag-chat sa atin. And praise the Lord, ginamit ang programa natin para siya makapagbalik loob sa ating Panginoon. At mayroon pa doon sa Iloilo yata yon nag-chat sa atin na it's dahil sa programang ito, sa biyaya ng ating Panginoon, ay nabalik sila at nasumpungan nila ang katotohanan, mga kapatid. Kaya we praise the Lord for His guidance, for His goodness, for His loving kindness, mga minamahal na mga kapatid, that He uses this program to be His instrument, no, sa pagdadala ng pabalita ng walang hanggang ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng mapabutan ng programa natin, mga minamahal na mga kapatid. So, siguro kayo, binanggit ko kayo na, kayo po ay nagtataka kung bakit maaga tayo. Maaga ho tayo ng 30 minutes dahil birthday ni Ate Dan bukas. Yan. Siya po ang may birthday. Yung pong bumati sa akin ng happy birthday kahapon, hindi ko po birthday ng aking pong pagkapanganak sa sanlibutang ito, kundi birthday ko sa baptism, mula nung tinanggap ko ang ating Panginoong Hesukristo. That was April 21, 2007. And I already 14 years old of being a servant of the Lord, mga kapatid, kahapon. Kaya thank you for your greetings. Birthday ko sa aking baptism. At kinuturing ko siya na birthday, kaya dalawa ang birthday ko na sineselebrate, yung aking baptism at yung aking pagkapanganak dito sa sanlibutan. But tomorrow ay talagang birthday po ni Ate Dan. Kaya thank you sa inyong mga wishes dyan. Talagang birthday niya. At binabati natin, no? Tuloy-tuloy, binabati natin ating Ninong, si Ninong Ben. Ayan. Siya po'y magluluto ng biko. Salamat, ha? Yung biko natin yan, bukas. Masarap yan, yung biko. So, before we proceed, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral, let us pray muna, and then we will be hearing a special song coming from Ate Dan. Let us pray, mga kapatid. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, kami po ay nagagalak na makapagpasalamat sa inyo, dakilang Ama. Purihin po kayo at pasalamatan namin sapagkat napakabuti niyo sa bawat isa sa amin. Inyo po kaming iningatan, prenotoksyonan, inyo po kaming ginabayan at patuloy na preserve ang aming mga buhay sa bumaghapon na ito. At ngayon po, kami lumalapit samantalang kami magsisimula ng paglilingkod at pangaral ng inyong mga salita. Patnubayan po kami ng banal na Espiritu. Pangunahan po kami at higit sa lahat pagkalooban kami ng karunungang nagmumula sa langit upang aming paglilingkod sa gabing ito ay maging kapakipakinabang, maging pagpapala at inspirasyon sa lahat po ng aming mga taga-subaybay na nakatutok sa mga oras nito, mga kapatid at mga kaibigan, upang sila ay makinabang, lumago sa pananampalataya at higit sa lahat maging handa sa nalalapit na pagdating ng aming Panginoong Jesus. Pagpalain po ang bawat sa amin, lalo ng aming programang Gospel and Music Ministry at yung internet namin pong ginagamit, dakilang Diyos. Hiniling po namin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesus. Amen. Before we start, mga kapatid, sa atin pong pagtalakay sa paghahanda sa pagbabalik ni Kristo, eh meron muna tayong mapapakyang isang napagandang mensahe na ang pamagat Ate Dan ay salamat ang pangako ng Diyos pala. Ang pangako ng Diyos. Akala ko salamat aking Ama. Okay? Pakinggan po natin ang awiting Ang Pangako ng Diyos. Nalulungkot o ikaw
Salamat po sa isang napakagandang mensahe ng awit, mga kapatid. Ang pamagat po noon ay ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay hindi magluluwad. Siya po ay tumutupad sa kanyang pangako at hindi niya tayo bibiguin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang taong may pananampalataya ay hindi masasayang yung kanyang pananampalataya. Sapagkat ang wika nga po dyan po sa unang Korinto, ang kapitulo ay 15, ang bersikulo ay 58. Ganito ang ating mababasa. Simulan muna natin dyan sa magandang introduction. Unang Korinto 15:58. Hindi pa pala yan. Genesis pala yun. Mga kapatid. Alright, ang wika dyan, Genesis pa rin. Sabi dyan, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na walang kabuluhan, na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Abay, napakagandang talatang ito, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ipinaalala ng Apostol Pablo na tayo, mga minamahal na mga kapatid, ay magsitatag sa pananampalataya. Huwag dapat makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Ibig sabihin, masigasig ka, masipag ka sa gawain ng Panginoon, hindi ka napapagod, hindi ka nagsasawa, kundi ikaw ay sa lahat ng oras, nariyan ka para suportahan ang gawain ng ating Panginoon. At ang sabi riyan, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ibig sabihin, nalalaman nating hindi nasasayang ang ating gawa sa Panginoon, sapagkat merong reward na inihanda ang ating Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, that's why ang pamagat ng awit, ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay hindi mabibigo. Kanya itong tutuparin at malapit na mga kapatid, lalo ng pagdating ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pag-aaralan sa mga oras na ito ay may pamagat ang paghahanda sa pagbabalik ni Kristo. Mga kapatid, napakaganda ng ganitong klaseng preparation sapagkat there is an event na atin pong inahantay. Event na kung saan inaasam-asam natin yung pong second coming of our Lord Jesus Christ na kung saan tinatawag natin itong the blessed hope. Isang mapalad na pag-asa sa lahat ng mga taong may pananampalataya, lahat ng taong may pagtitiwala at lahat ng taong naghihintay sa ating mahal na Panginoon. And of course, hindi lamang naghihintay, hindi lamang umaasa, hindi lamang nananampalataya, kundi merong paghahanda mga minamahal na mga kapatid ko.
Kaya ating pag-aaral sa mga oras na ito ay napakaganda, napakasigla, at higit sa lahat, napakakapakipakinabang, mga minamahal na mga kapatid. Gusto kong sabihin sa inyo, kapag ka merong event, merong mga visitors na darating kayo, lalo na kapag ka mga kilalang tao, mga politicians, mga well-known at mga tao, o mga higher in rank, mga kapatid, ay talagang pinaghahandaan kapag ka dumarating. Ano po, mga kapatid? Pinaghahandaan at halos lahat ng paghahanda, lahat ng makakaya ginagawa para lang ma-please, para lang maging presentable o di kaya kaaya-aya sa harap ng bisita, yung kanyang preparation o yung kanyang venue niya kanang inihanda, mga kapatid. O di baga, kahit yung mga dalaga, ang isang dalagang tamad, hindi marunong maglinis ng bahay, hindi marunong maligo, hindi marunong magsuklay. Pagka may bibisita sa kanyang binata at sasabihin, ako'y pupunta sa iyo sa linggo't, bibisitahin kita, at ipapaalam ko sa iyo mga magulang, at hihingit ko ang iyong kamay. Nako, madaling araw pa lang nagwawalis na, mga kapatid. Naghahanda na. Madaling araw pa naliligo na. Madaling araw pa lang nagsusuklay na, no? Mga naglagay ng mga pulbo, mga chinchetso at mga uling sa mukha, no? Dahil naghahanda, mga kapatid. Gusto niya maging beautiful siya. Gusto niya maging maganda siya sa harapan ng binata. Kaya ang kanyang gagawin maghanda siya, mga kapatid. Ilang linggo pa lang ay naghahanda at nagtatabas-tat kung ano-ano mga ginagawa. Naglilinis ng bahay para pagdating ng kanyang manliligaw ay handa siya, well-prepared at medyo, hindi lang medyo, talagang presentable ang gusto niya sa pagdating ng kanyang manliligaw. Di ba napaganda, mga kapatid? At yun naman manliligaw ay talagang napaka-excited na makarating at curious siya sa kanyang pupuntahan at kanyang madatnan. Mga kapatid, no? Kaya minsan, totoo yung mga sinasabi ng mga nakakatanda. Hindi mo makilala ng isang dalaga o isang binata sa panliligaw o sa ganun lang. Makikilala mo siya kapag kayo nag-asawa na, mga kapatid. Nang tunay, that's why napakaganda at pinakamaganda yung mga presentation na, o presentation, yung mga paghahanda na maging presentable o kaaya-aya sa atin pong mga bisita, lalo na ating special guest or special visitor, ang ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal mga kapatid. If you've watched the video entitled The Second Coming of Christ na atin pong natalakay, siguro 2 weeks ago, atin dan, or 3 weeks ago, ay merong napagandang pag-aaral tayo doon, mga kapatid, kung bakit darating ang ating Panginoong Jesucristo. What is the purpose of His coming, of His second coming, no? And what will be the reactions of those who are waiting and yung mga hindi naghihintay, mga kapatid. O, di ba? Napag-usapan natin ang reaksyon ng mga naghihintay sa ating Panginoon. Talagang natutuwa. Talagang sobrang kagalakan. Sapagkat yung kanilang hinihintay ay dumating na. Pero yun namang hindi naghihintay. Parang walang pakialam sa buhay. Gusto lamang niya dito sa sanlibutan. Pagdating ng ating Panginoon, hindi lamang takot at kung ano pang maramdaman niya sa kanyang sarili. Takot, lungkot at talagang hindi niya kayang tumingin sa ating Panginoon. Kaya we are so thankful and we are so blessed na mga naghihintay sa ating mahal na Panginoon sapagkat merong gantimpalang dala ang ating Panginoon sa mga naghihintay sa Kanya. At ating aalamin, mga minamahal na mga kapatid, para malaman natin yung pagdating ng ating Panginoon, ay ating aalamin at bubuklatin ang banal na kasulatan at kung paano tayo maghahanda sa Kanyang ikalawang pagdating, mga kapatid. Okay? Maghahanda at kung aalamin natin ang mga bagay na kung saan ay magbibigay sa atin ng hint o ng sinyalis na ito'y malapit ng ating Panginoon. So we will study the signs of Christ coming and how to be ready, mga kapatid, and how to prepare for His soon return, mga minamahal na mga kapatid. Gusto kong ipaalam sa inyo, kahit ang inyong lingkod ay hindi alam kung anong petsa, anong buwan, anong linggo, anong araw darating ang ating Panginoon. Sapagkat ang wika niya sa Mateo 24:36, ang wika niya ay ganito. Mababasa natin sa Mateo 24:36, ang wika ay ganito. Maganda siguro gamitin natin yung ano diyan, no? Yung isa para mabilis. Ang sabi dito, kahit sa Tagalog, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam. Kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang, mga kapatid. Sa talatang yan, pinakikita, sa pagdating ng ating Panginoon, no one knows. Sa maganda, sa salin, mga kapatid, na Tagalog. Pero kung dadal natin sa Greek, ang Greek word po kasi yung no one knows, mga kapatid, ay oida, nang ibig sabihin ay to tell. Ibig sabihin, no one can tell
for His soon return. Walang makapagsasabi kung anong petsa, kung anong buwan, kung anong araw darating, o kung anong taon darating ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid ko. So walang makapagsasabi. Okay? Kaya yung mga nagbibigay ng mga time setting dyan, na darating si Kristo in this 2027 or 2031 or kung kailan darating, walang makapagsasabi o walang nakakalam kung kailan darating ang ating Panginoon, sapagkat itinakda ng Ama yung pagdating ng anak ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dyan sa Gawa, Kapitulo 1, Versikulo 7, meron tayong mababasang ganito. 1:7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon, unang bahagi ng panahon, na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Hindi anya ipinahintulot o hindi ukol sa atin ang makaalam sa mga panahon o sa mga event na inihanda ng ating Panginoon, kundi ang Ama sa kanyang sariling kapanahonan o kapamahalaan, mga minamahal na mga kapatid. So therefore, ano ang dapat nating malaman? Noong kasi mga kapatid, kausapan ng ating Panginoong Jesucristo ang mga alagad, lumapit sa kanya ng salilinlan at mayroon tatlong tanong ang itinanong ng mga alagad sa ating Panginoong Jesucristo para malaman nila kung kailan darating ang ating Panginoong Jesus. Ito po ang sinasabi sa Mateo 24, ang mga versikulo 3, mga kapatid, at 4. Ito ang ating mababasa, siguro sa 3 muna. Ang wika po dyan, at samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan, mga minamahal na mga kapatid. Napakaganda. Nang sinabi ng banal na kasulatan at nang tanong ng mga alagad, ang tanong, ang sabi dyan, kailan mangyayari mga bagay na ito? Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan? Wow, napakaganda mga minamahal na mga kapatid na merong mga katanungan ganyan na siguro'y natatanong nyo rin sa inyong isipan. Mana pa yung ibang mga tao na hindi nakakaalam ng mga pangyayari sa sanlibutan. They are wondering why nangyari ang mga bagay na ito. Bakit merong lindol? Bakit merong mga ganitong kalamidad na nung unay wala naman? Bakit pasama ng pasama ang mga tao? Bakit pa pahirap ng pahirap yung ating nararanasan sa sanlibutan? At bakit parami ng parami ang namamatay? At bakit nangyayari ng mga ganitong klaseng mga kalamidad, mga kalamitin nating nararanasan, mga minamahal na mga kapatid? Yung iba naghahanap ng kasagutan na hindi lang nasusumpungan ang mga kasagutan nito sa ibang mga pagkakataon, sa ibang mga bagay, mga minamahal mga kapatid. And even the earthquakes, mga kapatid, nung nagkaroon ng malakas na lindol na ito'y pumalo doon sa Davao yata yung mga kapatid, and then dito sa Masbate ay merong sinabi ang mga taga-Feebles na ano-an yung paliwanag kapag nagkaroon ng lindol. Ang paliwanag niya ay ganito, umuuga yung mga bato sa ilalim, pero they cannot explain bakit umuuga yung mga bato sa ilalim o yung lupa sa ilalim, mga kapatid. But the Bible itself, meron na pagandang paliwanag at mga paunang pasalita kung ano mangyayari at mga ganap, mga kapatid. At yun ang tanong ng mga alagad during the time that Jesus Christ was with them, nung hindi pa umakyat sa langit ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi doon ay, kailan mangyayari mga bagay na ito? Ano ang mga tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan, mga minamahal na mga kapatid? Maganda't malaman natin yung mga palatanda ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo para ang bawat sa atin hindi maligaw. Sapagkat merong sagot ang ating Panginoong Jesucristo sa versikulo 4, ganito ang ating mababasa. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw nino man, mga kapatid. Merong binanggit dyan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinag-iingat tayo ng ating Panginoon na huwag tayong mailigaw nino man, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat darating nga naman ang panahon na darating ang Kristo na hindi tunay. So, ituloy nga natin sa versikulo 5, Ate Dan. Alright, ang wika dyan, oh. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan o sa aking, o tama,
na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami, mga minamahal na mga kapatid. Kaya kung ating titingnan, pinag-iingat tayo sapagkat may mga bulaan nga naman na pumupunta at lumilitaw sa huling panahon, magpakilala sila ang Kristo. Gaya ng binanggit natin, meron na pakilala, I am the appointed son of God, nasa Dabaw. Meron naman noong karang araw, nagpakilala, I am the prophet of God. And I came from heaven, I came down from heaven. O, taga Dabaw din. At meron din naman yung taga-deliver ng itlog, mahabang buhok, sabi niya, I am Jesus Christ. I came down from heaven. Mga kapatid, maraming nag-aangkin, mga kapatid, blasphemy yan, ano po. At pagka hindi mo alam ang sinasabi ng banal na kasulatan, you will be deceived. Matataya ka kapag hindi mo nalalaman ng katotohanan. Ngunit salamat sa Diyos, may mga ganitong programang nagdadala ng katotohanan upang may pabalita sa inyo at huwag mailigaw ang sino man, kundi makarating sa pagkakilala ng katotohanan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya aalamin natin yung pong mga aral ng banal na kasulatan sapagkat dito ho, sa Lucas Kapitulo 21, ang versikulo ay 25 hanggang 27, meron tayong mababasang ganito. Lucas Kapitulo 21, versikulo 25 hanggang 27, meron tayong ganitong mababasa. At magkakaroon ng mga tanda sa langit, sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilehan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. 26. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. 27. At kung magkagayoy makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian, mga minamahal na mga kapatid. Napansin ho ba ninyo sa mga talatang binasa natin, ang wika po, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin, at sa lupa'y magkaroon ng kahirapan sa mga bansa. That's why, nagwawonder tayo bakit naghihirap na naghihirap ang ating sanlibutan. Binabanggit po yan ang banal na kasulatan matagal na at isa yan sa palatandaan ng nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At ang wika pa rito, nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Hindi nila may paliwanag, mga minamahal na mga kapatid. Ang mga tao ay manlupaypay dahil sa takot. Nanghihina, yung iba nawawala ng pag-asa. Kaya nga, yung ibang mga tao kapag nawala ng pag-asa, ay nagpapakamatay. Bakit? Wala ng pag-asa eh. Binasa natin kagabi sa Job 8:13, mga kapatid, balikan nga natin yun atidan, kung bakit yung mga tao nanlupaypay, yung mga tao ay nawawala ng pag-asa. Ang wika po dyan, mga kapatid, gayon ang mga landas ng lahat na nagsisilimod sa Diyos. At ang pag-asa ng di banal ay mawawala, mga kapatid. Diyan po sa ating pinag-aaralan o nabasang talata, yung landas ng mga nagsisilimod sa Diyos, mga kapatid, at yung pag-asa nila ng mga masamay nawawala. Nawawala yung pag-asa nila. Bakit nililimot nila ang Diyos? Wala silang Diyos na pinaglilingkuran. Wala silang Diyos na kinikilala. Wala silang Diyos, mga kapatid, na kanila pong minamahal, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito, ang sabi ng ating pinag-aralan ay nanlupaypay dahil sa takot. Kaya ngayong iba, iiwan lang ng boyfriend, magpapakamatay. Iiwan ng girlfriend, magpapakamatay, mga kapatid. Nagkaroon ng malaking utang, hindi nabayaran, nagpakamatay. Wala ng pag-asang mabayaran ng utang. Ang tanging ang kamatayan na makababayad sa utang. Hindi naman makakababayad. Wala naman pambayad eh. Mga kapatid, nawawala ng pag-asa pagka may mga dumadating na mabibigat na suliranin, problema sa buhay, mga kapatid ko. Imbis na kumapit sa Diyos, imbis na lumapit sa Diyos, lalong lumayo. At kapag napapalayo, nililimot niya ang landas niya palapit sa Diyos. Kaya ang naging problema, nawala ang kanyang pag-asa. Kanino ka aasa? Kanino ka lalapit? Wala na kayo, ikaw masyadong malapitan. Wala ka na masyadong maasahan. Bakit? Kasi lahat ng karamihan sa mga taong masusumpungan mo, ganun din ang kanilang mga hinaing, ganun din ang kanilang problema, mga kapatid. Kaya nga, merong awit, sa Diyos lang tayo aasa. May talata ng Biblia, mapalad ang tao nagtitiwalat, ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagat kapag ka umaasa ka sa Panginoon, hindi ka niya bibiguin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito sa ating talatang binabasa, ang mga tao'y manlupaypay dahil sa takot at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig. Mangangamba sila, mga kapatid. Mababalisa sila sa mga nangyayari. Di ba, mga kapatid ko?
Naalala ko tuloy yung aking nanay, si Mama Meli. Nung kami maliliit pa, ang sabi niya sa akin, pagka may lindol, mga kapatid, yung anak ko nasa malayo, gusto ko magkasama-sama kami kung matapos na ang sanlibutan. Maganda naman, ang sabi ko sa kanya, Mama, huwag kang mag-alala sapagkat kung ang isang tao'y nagtitiwala sa Panginoon, kung isang tao'y nasa Panginoon, saan man siya naroon, ano man ang kanyang kalagayan, ano man ang sitwasyon niya, kapag nadatnan siya ng Panginoon nagtatapat, hindi mo kayo babahala sapagkat doon sa langit na bayo magsasama ang buong pamilya kapag ka pa rin naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya yung nanay ko, mga kapatid, naglilingkod na rin sa ating Panginoon kasama ng aming family doon sa Masbate, mga kapatid. Praise the Lord! Sapagkat yung pangamba, nariyan, pero ang kagandahan, alam mo na sa kabila nito, merong kang inaasahan darating ang ating mahal na Panginoon at ang puso mo'y umaapaw ang kagalakan sapagkat yung matagal mo nang inaasam-asam, makita mo na ng personalan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito, mga karanasan, nangangamba sila sa mga darating na mga bagay sa sanlibutan sapagkat ang mga kapangyarihan sa mga langit ay nayayanig, ang sabi dito. Pagkatapos makikita lang anak ng tao'y dumarating na nasa mga alapaap at na may kapangyarihan at dakilang kalulatian. Napakaganda, mga minamahal na mga kapatid ko. It is a very exciting event na mangyayari, mga kapatid, doon sa mga taong alam nila na darating at mangyayari sapagkat kasunod nito ay ang ating mahal na Panginoong Hesus. Pero yung mga taong hindi alam ang mga karanasang ito at mga pangyayaring ito, matatakot, mangangamba, mababalisa at higit sa lahat, hindi maunawaan ang kanilang nararamdaman, hindi alam kung saan ang kanilang patutunguhan, mga kapatid. Kaya aalamin natin, may mga palatanda ang mangyayari sa langit. Dito ho sa atin pong mababasa sa Mateo Kapitulo 24, ang versikulo 29 hanggang 30, mga minamahal na mga kapatid, meron tayong ganitong mababasa. Ito ayaw gumana. Yan. Sabi diyan, datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Sa 30. Anong sinasabi sa 30? At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mga kakikita nilang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian, mga minamahal na mga kapatid. So dito, pinakikita na sa panganaong iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan pagkatapos ng paghihirap. Meron na matinding paghihirap, mga kapatid. At ayon sa pag-aaral sa prophecy, mga minamahal na mga kapatid ko, ito paghihirap na ito, kung ating sisiyasatin kasama ang talata ng Joel 3:15 at Apokalipsis, mga kapatid, ay makikita natin sa 6:12 at 13, ay ito'y panahon ng kabagabagan na nagsimula noong AD 538 hanggang 1798, mga minamahal na mga kapatid. At ang sabi po rito, mga kapatid ko, ay ang tawag dito, yung pong tinatawag nating Dark Ages o madilim na kapanahonan, mga kapatid. At ang sabi dito, itong panahong ito ay kung saan panahon ng pagkakaisa ng iglesia at kapamahalaan, mga kapatid ko. At noong panahong iyon, ay maraming pag-uusig ang nangyari, mga kapatid, at maraming dugo ang dumanak during Dark Ages time o Dark Ages, mga minamahal na mga kapatid. So matinding karanasan. At ang wika pa rito, mga minamahal na mga kapatid ko, ay ang pag-uusig na pamamahalaan ay huminto o pampamahalaan ay huminto noong 1773, halos 25 taon bago ang 1798, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ito ang nagawa ng reformasyon na nagbigay ng Biblia at ng Ebanghelyo sa mga tao at ng mga pagkakataon para sa kalayaang pangrehiliyon sa Amerika, mga kapatid. Ayon sa prophecy. Kaya nga, nung nagkaroon after ng Dark Ages, mga kapatid, merong ipinakikita ditong napakagandang mga tanda sa langit na nangyari. Halimbawa na lamang, mga kapatid ko, na may binanggit ang ating Panginoong Yesus sa Marcos 13:24. Alamin nga natin ang sinasabi dyan, atidat. Ang wika po, ngunit sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapighatiang yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, mga minamahal na mga kapatid. At kung ating titingnan, yun anyang pagkatapos ng pag-uusig bago ang taong 1798, noong Mayo 19, 1780, ang araw ay nagdilim, mga kapatid. Ito po yung history
na tunay na nangyari, mga kapatid. At nang gabi ring iyon, mga kapatid, ang buwan ay parang nagiging kulay dugo, mga kapatid. At noong binanggit dito, ang mga bitoy na hulog ay nangyari po ito noong gabi at nasaksihan ang kasaysayan, November 13, 1833, mga minamahal na mga kapatid. Ibig sabihin, talagang nangyayari ang mga palatandaan na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, because Christ himself who said this prophecy, mga kapatid, on these words na kung saan magbibigay sa atin ng kasiguruhan na talagang hindi pwedeng sasablay ang binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ito po'y mga palatandaan ng nalalapit na pagdating sa ikalawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, itong nararanasan natin ng mga kapigatian, itong naranasan natin ng mga kagutom, mga lindol na sunusunod, no? May mga pagsabog ng bulkan, may mga giyera, ito'y nakatala na sa Biblia matagal ng panahon, mga kapatid. Basahin natin ang Mateo Kapitulo 24. Ang versikulo po ay 6 at 7, ganitong ating mababasa. Ang wika po dyan, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi ang wakas, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, mga minamahal na mga kapatid. Napakaganda ng binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat yung pong digmaan, hindi lamang bansa sa bansa, maging sa isang bayan, mga kapatid. Nakakalungkot. Gera, naalala niyo yung gera sa Marawi? Ilang buwan yon, 6 months yata ang gera na yun, mga kapatid. Nakakalungkot. Maraming buhay ang nawala, mga kapatid ko. Pero ang sabi ng Biblia, magkakaroon ng digmaan at balibalita ng digmaan. Ngunit ang sabi niyan, huwag kayong mangamba sapagkat pasimula lamang, no? Ang mga pangyayaring ito, hindi pa ito wakas, mga kapatid. Okay? At ang sabi dito, magkadroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang dako, mga minamahal na mga kapatid. Baga, sa buong mundo, ang Pilipinas ay pang-anim sa pinakamahirap at pinakamaraming nagugutom na mga tao, mga kapatid. At sa bansang Afrika, ayon sa pag-aaral, mga kapatid, at buong mundo, 60%, no, sa bilyon-bilyong tao ang nakakaranas ng kagutom, mga kapatid. No? Na yung iba pa nga ay kinakain na lamay lupa at ginagawang ano bang tawag doon, yung ginagawa ng hotcake, mga kapatid. 'Di ba napansin niyo? Lupa na lamang sapagkat wala na silang mga kain, mga kapatid ko. Nakita ninyo, mga kapatid ko, hindi ganun dapat ang plano ng Diyos sa atin. Hindi dapat ganun ang mangyayari sa atin kung naging masunurin lang ang ating unang mga magulang, mga kapatid. Kaya tayo nakaranas ng consequences na ito sapagkat dahil sa mga pagsuway. And even until now, mga minamahal na mga kapatid, violence, mga kapatid, ay nangyayari sa palibot natin, mga kapatid ko. Diba? Kaya dito, mga tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Napakaraming record, mga kapatid, sa banal na kasulatan at maging sa aktual na nangyayari sa buong sanlibutan kung bakit merong lindol. Isa pala yan sa napakagandang palatandaan ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At binanggit niya rin po yan dahil sa galit niya, inuuga niya ang sanlibutan, mga minamahal na mga kapatid. Dahil sa kanyang galit, kanyang niyuyugyug, mga minamahal na mga kapatid, ang sanlibutan, sapagkat ang Panginoon pinaalaala niya na merong Diyos sa langit. Huwag nating kalilimutan. Ang problema, ang iba, mga kapatid, ay hindi man inaalala. Kaya kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, dito po sa isang talata ng Hub, meron pong napakagandang binabanggit dito, mga kapatid. Ang sabi dito sa 9:5 hanggang 6, pakinggan natin. Opo, ayan. Ang sabi dyan, 5 at 6, alright, parang ayaw. Yan, sabi dyan, na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman, pagka dililiglig niya sa kanyang pagkagalit. 6, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaruroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig
mga minamahal ng mga kapatid. Eros God, mga kapatid. No? Na nagliliglig nito't niyayanag niya dahil sa kanyang galit, mga minamahal ng mga kapatid. So these are the reason, mga kapatid, kung bakit nagkaroon ng lindol. At sabi diyan, yan ay isa sa mga palatandaang malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus, mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya mahalaga na malaman natin ang mga bagay na ito sapagkat ang tao'y nagugulumihanan, ang tao'y nababalisa, ang tao'y nangangamba, ang tao'y natatakot, hindi alam kung anong nangyayari sa sanibutan. Pero sa liksikin mong banal na kasulatan, nakasulat ang mga nangyayari sa unahan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, yung mga mayayaman, matindi yung mga banat dito sa Santiago, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 4, meron binabanggit dito mga kapatid na ganito. Magsiparito ngayon kayong mayayaman. Kayo'y magsitangis at magsihagulhol dahil sa mga karalitaang ninyong sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay mabulok o mga bulok at ang inyong mga damit ay ninginangat-ngat ng tanga. Sa 3, ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na at ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo at gaya ng apoy na lalamunin ang inyong mga laman o ang inyong laman. Kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. 3, narito ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid na iniring ninyo sa pamamagitan ng daya ay humihibik at ang mga hibik na mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya tama yung sinabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na do'y hindi kakainin ng tanga o hindi magkakaroon ng tanga o hindi kakalawangin, hindi nanakawin ng mga magnanakaw. Sabat kung dito sa lupa, walang saysay mga kapatid ko. No? Mag-iipon ka ng kayamanan pagkatapos hindi mo mapapakinabangan, maganda pa itulong mo sa banal na gawain. Makatutulong pa yan pagpalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Sa pagdating ng ating Panginoon, kakawangan lamang sa Bisaya pa mga kapatid ko. Ibig sabihin, itong mga mayaman na binabanggit dito, ito yung mga mapandaya, mga kapatid. Hindi tapat. Hindi naman sa ayaw ng Diyos na yumaman tayo. Gusto nga ng Diyos na maging sagana ang ating pamumuhay. Kaya nga lamang, ang binabanggit dito mga kapatid, yung po yung mga sabi dito, nag-iimbak sa huling araw at tingnan ninyo ang sahod ng mga manggagawa na gumagapa sa inyong bukid na inyong pinagkakait ay umiyak at ang bagay ay umanin ang nakarating ng pandinig sa Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin, dinadaya, sinasalduhan ng maliit na hindi angkop sa nararapat niyang pagtatrabaho, mga kapatid. Pero kapag mayaman ka na, tapat ka pa at patuloy kang sumusuporta sa banal na gawain ng Panginoon, nako mga kapatid, talagang pinagpapala ka na, may corona ka pa sa langit. Isa pa sa palatandaan, mga minamahal na mga kapatid ko, nagkakaroon ng broken marriages. Isa yan sa nasisinesentro ni Satanas, mga kapatid ko. Kung yung titingnan, when God established two holy things right after the creation, meron dalawa na kung saan, even until now, sinesentro ni Satanas na sirain sapagkat gusto niya, marami siyang madala sa impyerno, mga minamahal na mga kapatid. First, the holiness of Sabbath keeping, mga kapatid. Nililin lang niya ang tao, dinadaya niya ang tao na huwag nang ipangilin ang araw ng Sabbath na banal na tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Linggo na! Yan ang naging problema. Linggo na. Dami na daya, mga kapatid. Linggo na. Pero pagbuklatin mong banal na kasulatan, nanatiling banal ang araw ng Sabbath, mga kapatid. Sinisira ni Satanas. Maraming nadaya, maraming nalinlang. And it is our duty, mga kapatid, no? Para tuwirin, ibalik yung mga naliligaw ang landas. Pangalawa, yung pag-aasawa. Marami ngayon mga pamilya naghiwalay, broken marriages, mga kapatid. Nalulungkot tayo sapagkat nais ng Diyos ng pamilya masaya, kasama ng mga anak, mag-asawa ay naglilingkod sa Panginoon. Pero ang nakakalungkot, sinisira ni Satanas. Kung saan ka mahina, doon kanya titirahin, mga kapatid. Kung saan ka mahina, doon kanya pupuntaryahin para mas madali kang mabitag niya, mga kapatid. Pagka ang isang lalaki, may asawa na ng babae pa. Kapag isang babae, may husband na ng lalaki pa. Sira ang pamilya, mga kapatid.
sira. Broken family, lumalaki ang mga anak, hindi alam kung ano nangyari sa kanilang mga magulang. Sinisentro ni Satanas, sinisentro ng kaaway, tinitira ng kaaway. Sapagkat alam ng kaaway, kukunti na lamang kanyang panahon. At higit sa lahat, gusto niya, marami silang makarating sa impyerno, mga kapatid. Papayag ba tayo? Makasama tayo sa impyerno ng Diablo? Huwag nawang mangyari, mga kapatid. Dahil nais ng Diyos, tayong mga naglilingkod sa Kanya, manatili sa pananampalataya. Gusto ng Diyos sa pagbabalik niya, pagkakaloob sa iyo'y gantimpala, hindi gantimpalo. Mga kapatid, nais ng Panginoon, gantimpalang ibibigay sa atin, hindi gantimpalo, mga kapatid ko. Okay? At isa pa sa mga palatandaan, Daniel 12:4, mga kapatid ko. Ito, maganda rin ito, Daniel 12:4. Ang wika po dyan, yan. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ng ay lalago, mga minamahal, mga kapatid. Di ba napansin ninyo? Mag-i-increase ang kaalaman, mga kapatid. Lalago. Dati ang cellphone, meron pang pututoy sa taas, no? Antena. Pagka meron ka nun, parang ang astig-astig mo nang, yabang-yabang mo. Naalala ko tuloy nung maliit pa ko, ang pinsan ko ay galing Manila, nakabili ng ganong cellphone pag-uwi niya sa amin. Nakabalandra sa may ano niya. Yamo, insan, tira mo. Ano yan, insan? Cellphone ito? Tapos nawala yung antena, naging decaypad na maliit na, tapos nagkaroon na ng screen, touch screen ha, mga kapatid. Palago ng palago ang kaalaman. Dati pag nanliligaw ka sa malayo, sabi ng tatay ko, magpapadala ka ng sulat. No, sa post office ba yun? At tinan, ano? Ihuhulog. Isang buwan ka maghihintay o ilang linggo bago makarating. Tapos susulat na naman yung iyong nililigawan. Halimbawa, mag-send ka, I love you at miss na kita. Nagmamahal. Kuya Manoy. Sisend doon. Hihintayin mo ng ilang linggo bago darating. Matanggap ngayon ni Ate Dan. Dalawang linggo rin. Susulat, miss na miss na rin kita. Ate Dan. Isang linggo rin. Matagal, mga kapatid. Pero ngayon, hindi ka pa anong tawag niyan? Yung parang kisap mata. No? Dili ka pa makapamilok ba, mga igsoon, no, mga kapatid? Nasend na. No, nasend na, mga kapatid. Napakabilis. Napakabilis ng paglago ng kaalaman ng tao. Dati, ibon lang ang lumilipad. Ngayon, pati helicopter lumilipad na. Aeroplano lumilipad na, mga kapatid. Dati, mga kapatid ko, ang transportation ng mga tao, no, mga kapatid, naglalakad lang, hindi kinakasagay sa mga hayop. Pero ngayon, mabilis na lang, mga kapatid. Meron ng mga sasakyan. Ang problema sa mga tao ngayon, mga kapatid, habang lumalago ang kaalaman na katuklas ng mga modernong mga technology, mga kapatid ko, ay hindi naman nagkakaroon din ng satisfaction sa buhay. Sapagkat ang panalangin, Panginoon, sa aking paglilingkod ng paglalakad ko sa pagmimisyonary, bigyan mo nawa ako ng isang bisikleta ang aking masakyan, Panginoon. Sapat na sa akin. Nung binigyan ng Panginoon ng bisikleta, mga minamahal na mga kapatid, ay sabi niya, Panginoon, itong bisikletang ibinagkalob mo sa akin ay sira-sira at nakakapagod sapagkat padya ka ng padya. Bigyan mo kong Panginoon ng motorsiklo. O, yung motorsiklo, mga kapatid. Yung motorsiklong nabili niya maingay at umuusok at nag-utot-utot pa sa Bisaya. Panginoon, bigyan mo ako ng motor na maganda-ganda. O, binigyan, XR150 Honda. O, magandang tunog. Hindi pa komportable. Panginoon, pag umuulan, nababasa ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng kotse, Panginoon. Oh, kotse. Walang ka... Sa ibang pagkasabi, walang kabusugan, walang satisfaction, mga minamahal na mga kapatid. Di ba? Ganun ang tao, mga minamahal na mga kapatid ko. Di ba? Kaya ang sabi dito, lumalago ang kaalaman, mga minamahal na mga kapatid. Tsaka, alam nyo ba mga kapatid, meron tayong mababasa na napakaganda. Ikalawang Pedro at Dan, ilagay nga natin, Kapitulo 3, Versikulo 3 at 4, matindi ito. Ang sabi po dyan ay ganito, na maalaman mo na ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya
na may pagtuya na magsisilakan ayon sa kani-kanilang masasamang pita. Sa 4, at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng paglalang. Mga minamahal na mga kapatid. So dito pinakikita, ayon po sa alin ng bagong Biblia, darating niya yung tinatawag nating mga sa huling araw, darating ang mga manlilibak. Yung palang manunuya ay manlilibak pala yan. Na manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa at magsasabi, nasaan ang kanyang pangako? Kine-question ang pagdating ng ating Panginoon. Alam niyo yung mga libakira mga kapatid, nagdudulot yan ng paghihiwalay ng relasyon sa maayos na relasyon. Nagdudulot ng away at hindi magandang pagkakaunawaan. Bakit? Sapagkat yung manlilibak, kahit ano makita niyan, puna at may sasabi sa kapwa. No? Halimbawa, sasabi ng manlilibak, babantayan niya yun. No? Halimbawa, sa loob ng iglesia sa may manlilibak at merong chismosa, merong mahilig magkritik, sabi niya, itong si sister, laging bago ang damit, inutang naman. Ganun ang sinasabi mga kapatid, no? Inutang naman. Itong si sister, laging nakatapat sa electric fan, hindi naman nag-iikapo. Mga kapatid, matindi ha? Matindi, napaka binabantayan niya ang kapwa niya. Hindi niya nababantayan ang kanyang sarili, no? Itong si sister, iba-ibang lalaki ang kasama, no? O di kayo kung ano-ano nakikita, no, mga kapatid. Napakatindi ng mga tao ngayon sa ating panahon, mga kapatid. At higit sa lahat, nililibak nila, tinutuyo nila na sana yung pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, ang Panginoong Diyos mas higit na nakakaalam kung kailan siya darating sapagkat ang nais nga niya ang lahat makarating sa pagsisisi, makarating sa pagkakilala sa katotohanan sapagkat gusto niya maligtas, mga kapatid ko, ang mga tao, mga kapatid ko. Ito pa, ito masaklap, mga kapatid. Sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, ang versikulo 1 hanggang 5, mga kapatid, ito'y malupit na mga karanasan maging sa ating mga tahanan. Ang sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid ko, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mapabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Sa 5, ano na yung sa 5? Ang wika dyan, na may anyo ng kabanalan, datapot tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Mga minamahal na mga kapatid, ito napakatindi ito at mapanganib ito sapagkat maging sa loob ng tahanan, nangyayari yung ganitong mga palatandaan, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ang sabi dito sa huling araw, magiging maibigin sa kanilang sarili. Lumalaganap na yung selfishness, mga kapatid. Hindi lamang selfishness, self-exultation, mga kapatid, no? Meron pang binabanggit, maibigin sa salapi. Kaya, hindi na nakapaglilingkod sa Diyos, hindi na nabibigyan ng panahon ng Diyos sapagkat inaasikaso niya yung pera niya, mga kapatid. Mayayabang, mga kapatid. Wala namang may pagmayabang, no? Mga mayayabang. Mapagmalaki. Ako, nakatapos ako ng masteral. Huwag mo akong i-under. Nako mga kapatid, may mga ganyan. No. Tapos pagka mapagmalaki, yun namang kapwa niya, minamaliit niya. Mga kapatid, dapat hindi po tayo ganun. Ano po? At ang sabi rito, mga mapanlait. Ano ba yan yung ilong niya? Parang kamatis. Di ba? Mapanlait mga kapatid. No? Yung ilong daw, parang kamatis. Nalala ko tuloy yung aking district pastor nung araw mga kapatid. Sabi niya, itong ilong ko pang patangusan, talo. Pero kung pahabaan, no, sa katag, ay mahaba. Pero, sabi niya, nagpapasalamat ako sapagkat yung ilong ko ay payo ko. Kung pahangad dito, pag umulan, lumos ako, mga kapatid.
salamat pa rin daw, no? Ibig sabihin mga kapatid, ba't kailangan maging mapanlai tayo sa kapwa? Di ba? Eh di ba kayo sila nilikha din ng Diyos? Hindi ba kayo pagka ikay ng lait sa kapwa nila, lait mo rin ang may lalang sa kanya, mga kapatid? Di ba ga? Ano pa? Sabi rito ay mga suwail sa mga magulang. Eh nako, mostly sa mga mga kabataan ngayon, suwail sa magulang. Dati naririnig natin yung po at upo. Tatawagin. Halimbawa, pangalan ay Jason. Jason! Tatawagin ng tatay. Dapat ang sagot ay, po, maghugas ka ng plato. Upo, yun ang sagot. Ngayon, pagsasabihin, Jason, ano? Yun ang sagot. Ano? Maghugas ka ng plato. Ikaw na! Ay matindi mga kapatid. Mamaya na lang. O kung ano-ano pang mga ginagawa, mga kapatid. Kaya ang sagot ng nanay o ng tatay, ayaw mo maghugas ng plato? Ayaw! O kung ayaw mo, ako na lang. O matindi. Tatay na lang mga kapatid, maghugas ng plato. No? Walang, sabi dito, walang utang na loob. Di ba? May mga kaibigan ka, matindi yung tulong sa'yo, pero ay, matindi yung ginawaan ka ng hindi maganda. No? Walang utang na loob. Walang kabanalan, mga kapatid. Puro mga kalaswaan, kung ano mga nasasabi, mga naririnig at mga ginagawa sa buhay. Sabi pa rito mga kapatid, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag. Di ba? Mga walang habag, mga kapatid ko. Napansin ninyo? Di marunong maawa sa kapwa. Di ba? At ang sabi dito, mga mapanirang puri, no? Sisiraan ka, lalagyan ka ng mga salita, mga kapatid. Hindi maganda yon. No? Palabintangin ang tawag doon, mapanirang puri, sisiraan ka niya, lalagyan ka niya ng mga salitang hindi maganda, kahit walang katotohanan. Nako, pagdating ng araw niyan, bibigyan ng disiplina ng Diyos yan o parusa. Kaya sabi ng Biblia, lumayo ka sa mga ito, mga kapatid. At ang sabi rito, walang pagpipigil sa sarili, mga kapatid, di ba? Madali magalit. Kaya madali magkaroon ng kaaway, mga kapatid. Di ba? Eh kung ikaw ay lingkod ng Panginoon, ikaw ay nasa pananampalataya, tapos madali ka magalit, paano makita yung pagiging Kristiyano mo o lingkod ng Panginoon kung ikaw magagalitin, mga kapatid? Hindi maganda. At ang sabi pa rito, yung mga mababangis, o di ba ga, mga kapatid? At ang mahirap pa dyan, pagka nagmumura pa, lingkod ng Panginoon, magmumura, mag-aaway, mag-asawa, nagmumura, hindi maganda. Mga hindi maibigin sa mabuti, o di ba ga, mga kapatid? Mga taksil, o yun, hindi tapat sa asawa, mga taksil ang tawag dyan. Matitigas ang ulo, mga palalo, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos, mga kapatid. Mas gusto nila ang mga kalayawan, yung makamundong bagay na nasisiyahan sila kaysa maglingkod sa Diyos, kaysa mag-devotional, kaysa mag-worship, ang ginaway kung ano-ano mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Kaya sabi ng Biblia, may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang mga ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito, mga kapatid. No? Akala mo, banal. Dahil maganda ang forma, pero nagmumura. Akala mo banal dahil maganda ang forma, yung pala, bisyoso. O mga kapatid, di ba? Ang sabi ng Biblia, ito po ay mga palatandaan ng nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Okay? Pero, ang isa sa napakaganda mga kapatid, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay ipaparating sa buong mundo. Mateo 24:14, ito ang ating mababasa. Sabi dyan, at ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas, mga minamahal na mga kapatid. Pinakikita ko dyan na yung pangangaral ay napakakailangan mga kapatid. Necessary talaga yung pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat dito magkaroon ng pag-asa mga tao, dito magkaroon ng tao ng kalakasan, yung mga nangihinay lumalakas, yung mga taong mga walang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa sapagkat doon humuhugot ng kalakasan, doon humuhugot ng pag-asa sa ating Panginoon. Ngayon, kung di sila makapakinig ng salita ng Diyos, manatili sila sa kalayawan, manatili sila sa madilim na sanlibutan, mga kapatid. Kaya ito ang isa sa mga tungkulin natin, ipangaral. Kung hindi ka naman marunong mangaral, i-share mo ang programang ito sa iyong mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, kapatid, kapuso at kamag-anak, mga kapatid. Di ba ga? Malaking tulong po yan, mga minamahal na mga kapatid. At sinasabi pa rito, mga minamahal na mga kapatid, Mateo 24, versikulo 11 at 24, matindi ito, sabi dito, at magsisibangon ang maraming mga bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo
at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maari, pati ang hirang mga minamahal na mga kapatid. Kaya maganda na mag-ingat tayo sapagkat yung mga bumabangon ng mga propeta sa huling araw at mga Kristo anya, gumagawa ng mga himala, gumagawa ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Sabi ng Biblia, ililigaw ka, pati ang hirang. Kaya ingat tayo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito, makikita natin mga minamahal na mga kapatid, pati yung pag-ibig ng tao, lalamig mga kapatid ko. Di ba ka napakatindi? No? Tatalikod sa pananampalataya ang iba. Ang iba yung manlalamig sa pananampalataya mga kapatid. Samantalang nakikita natin ang mga palatandaan itong lahat mga kapatid bago dumating ang ating Panginoon, meron tayong dapat gawin. Habang tayo naghihintay, maghanda tayo mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat ayon po dito, ano ang dapat gawin ng mga alagad na naghahanda? Dito po sa Lucas Kapitulo 21, versikulo 34 hanggang 36. Meron tayong ganito mababasa. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon sa gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. 36. Datapot magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtinin nyo ang makataka sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao, mga minamahal na mga kapatid. Pinakikita ho rito, mag-ingat anya tayo sa ating mga sarili sapagkat ang sabi dito, baka magumon ang mga puso sa katakawan, mga kapatid, na baka maging focus natin ang mga bagay sa sanlibutan, mga kapatid ko. At sa kalasingan, sabi rito, at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. Baka lagi natin iniisip, inaalaala natin yung mga pangyayari sa buhay natin o yung mga mangyayari sa buhay natin. Dapat iniisip natin yung nasa taas, mga minamahal na mga kapatid. No? Sapagat magre-reflect yan sa atin. At ang sabi rito, baka biglang dumarating ang araw na parang bitag sapagat darating ang araw ng lahat na nabubuhay sa lupa at maging handa kayo sa lahat ng panahon. Manalangin magkaroon kayo ng lakas na makatakas sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, lagi tayong alerto mga kapatid. Dapat lagi tayong nananalangin. Dapat lagi tayong dumadaig sa ating Panginoon. Dapat lagi nating kinakausap ang Panginoon mga kapatid. Lagi nating isinusuko ating buhay sa Kanya, mga minamahal na mga kapatid, upang makatayo tayo sa harapan pagdating ng anak ng tao, ang ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat yung mga hindi naglilingkod sa Kanya, magsitago yon. Pero ang mga tao naghihintay sa Kanya, makatayo, mga minamahal na mga kapatid, sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. At habang tayo naghihintay, dapat maging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito ang kailangan, matulad tayo sa Kanyang karakter, mga kapatid. Unang Juan, Kapitulo 3, Versikulo 2 at 3, mga minamahal na mga kapatid. Malapit na po tayong magtapos. Sabi dyan, Unang Juan 3:2, Unang Juan 3:2, yan. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Sa 3, at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya'y naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis, mga kapatid. Ang sabi dito, ngayon hindi natin malaman kung paano tayo maging ganon. Pero, sabi ng banal na kasulatan, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay magiging tulad tayo niya sapagkat siya ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ibig sabihin, nagiging dalisay. Gusto niya maging dalisay sapagkat ang ating Panginoon ay dalisay. Ang dalangin ni Apostol Pablo sa atin, sa Unang Tesalonika, maging walang dungis tayo, walang kapintasang madatnan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat yung ating Panginoong Jesucristo na walang dungis, walang kapintasan, walang kasalanan sa kanyang pagdating, kapag nag-reflect yung kanyang karakter sa atin, maging tulad tayo sa kanya, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Pilipos Kapitulo 3, versikulo 20 at 21, meron tayong napagandang mababasang ganito. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. 21, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa
upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya, mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi diyan, ang ating pagkamamamayan saan? Sa langit. At mula doon, hinihintay naman natin ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago sa ating katawan gaya ng kanyang katawan, mga kapatid ko. Di ba napakaganda? Inaasam-asam at dapat nating asam-asamin yan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ito ang pakikiusap ni Apostol Juan sa atin, mga kapatid ko, habang tayo naghihintay sa ating Panginoon, huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Ano ang dapat gawin? Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 28. Ang wika po ay ganito, "At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito." Mga minamahal na mga kapatid, ano ang pakiusap ng Apostol Juan? Sabi niya, manahan kayo sa Kanya. Ibig sabihin, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya'y magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. O di ba mga kapatid, manatili tayo sa ating Panginoon. Dapat na natili tayong nakakabit sa Kanya. Dapat malalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. Malalim ang ating ugnayan, ang ating pananampalataya upang huwag tayong mapahiya sa pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid ko. At sa ating, habang tayo naghihintay, mga minamahal na mga kapatid, dapat tayong handa tayo, mga kapatid ko. Sapagkat ayon po sa Mateo 24, versikulo 42 at 44, meron tayong ganitong mababasa. "Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman, sapagat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip." Mga minamahal na mga kapatid, laging sinasabi sa atin, maghanda tayo. Samantalang tayo naghihintay sa ating Panginoon, maghanda tayo. Manatili tayo sa Kanya. Higpitan natin ang ating sinturon ng pananampalataya, mga kapatid. Yakapin natin ang Kanyang pangako. Manatili tayo sa Kanyang mga salita. Sapagat tayo naghihintay, ay talagang ililigtas ng Panginoon at darating sa't hindi magluluwat upang ililigtas niya ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. At sasabihin sa panahon na yun, mga naghihintay sa Kanya, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya. Magalak tayo sa Kanyang pagliligtas, mga minamahal na mga kapatid. Sa mga oras na ito, ang aking dalangin, nawa naging pagpapala sa inyo ang aking paglilingkod, ang paglilingkod namin, at patuloy na panghawakan natin paninampalataya sa Panginoon. Huwag tayong bumitaw kahit sa ilang sandali upang tayo makasisiguro at huwag mapahiya sa Kanyang pagparito at matanggap natin yung pong tinatawag nating gantimpala, mga kapatid, na buhay na walang hanggan, hindi gantimpalo na tungoy impyerno, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa mga oras na ito, at tayo po ay mag-proceed na sa ating pong mga greetings, sapagat alam ko kayo po ay sabik na sabik na ating pong mabati ang bawat isa sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, nandito na po ang ating pong mga taga-subaybay. Andyan po si kapatid na MC Tibor. Yan, binabati natin, kapatid na MC Tibor. Si Sister Noemi Alcaraz, binabati natin. Si kapatid na Anneli Fitalcoren Manipol. Ayan. Andyan din po ang kapatid na Deke Servidad. Ayan. Si Inday de los Rias, nandyan din. Si kapatid na Clara Corpos. Si Ma'am Sinene Dichoso, binabati natin. Andyan din po si Papsi Rick. Nasa trabaho, nanonood. Si Inday Kuring. Ayan, napaka-smiling face ni Inday Kuring. No? At si Kiko at si Kate. Andyan din po si kapatid na Ingrid Moto Clapenya, ang ating kaibigan dyan sa ibang bansa, si kapatid na Chato Borlasa. Kumusta ka kapatid na Chato Borlasa? Salamat sa iyong panonood sa ating pong programa. Of course, andyan din po si kapatid na Juway Masumilong, yung ating number one na top fan yan. Talagang hindi yan nawawala sa ating paglilingkod. Kapatid na Mary Bakiran, kapatid na Leti Javier, andyan din po. Si kapatid na Nadim Ney, nandyan din. Of course, si kapatid na si Kuya Bong, yeah, Kuya Bong Ikban, pinabati kita, no? Dami mong heart, yan. Ito'y may pag-ibig sa gawain, kapatid na Bong. Kapatid na Anilin Manipul, sabi niya, dati may telegrama pa, pero ngayon, wala na, Facebook na, WhatsApp at Messenger na. Ibig sabihin, talagang napapadali ang komunikasyon, mga kapatid. Ano po? Andyan din si kapatid na Rosendo, ano, saan na ba yun? Sampanta, dami ko tawa, mag-isa sa iyo pa, sorry. Saan dyan? Si Sam Nazareth, sabi niya, prosper, ano, saan ba yun? Pahiram nga ako nung ano na yan, atin lang, yung ating mouse, at yung laptop natin ay naninigas eh. Yan.
para masundan natin yung mga sinasabi ng ating mga kapatid. Andyan din po, sabi niya, sabi ng kapatid na Zam Nazareth, sabi niya ay ang prosperity gospel, maling gospel. O, totoo yan, no? Maling gospel. Sapagkat pagka hindi ang gospel ni Kristo, sabi ng Biblia, ay huwag tanggapin, no? Kahit sabihin niya anghel siya mula sa langit, kung mali ang gospel na dala-dala niya, ay huwag daw tanggapin, mga kapatid. Ano po? Andyan din po si kapatid na Liana Sagusio de la Cruz. God, good evening, GMM team. God bless your ministry. Thank you po. Kapatid na Arnold Banaynal. Ano ba dun? Nasaan na ba yun? Dito tayo. Yan. Kapatid na Arnold Bulanios, watching from... nasaan na ba yun? Rapu-Rapu Island. Kasama Banday Rapu-Rapu, kapatid. Ha? Andyan din po si kapatid na Bong Ekban. Pag-pray po sa aking mga kaibigan na sila Bro Bon, Bro Al, Bro Jim na papunta sa Utah. Sila ay nagda-drive na magdamag na sana'y makarating ng malulati upang tulungan ang isang pamilya na nadisgrasya na sa kalukuyang sila nasa hospital. At sana ang mahimalang haplos ng ating Diyos. Ayan, sige po, Kuya Bong. At mapagaling sila. Ayan. Nandyan din po si kapatid na Jana Martin. Binabati natin. Si... Sister Juway, agoy, pastor, tawa ako ng tawa sa'yo. Andyan din po, si kapatid na Mayo Manali. Binabati kita, kapatid na Mayo Manali. Si kapatid na Mayo Manali po, ay siya po ay ang dating daan membro. Pero nung matuklasan niyang katotohanan ng ating Panginoong Diyos, lalo na yung Sabbath, ay naging Seventh-day Adventist na siya, at siya po ay membro ng Rooftop Seventh-day Adventist, mga minal na kapatid. Welcome, kapatid na Mayo Manali. Of course, ang kapatid na Clara Corpus, Kuya Pastor, pakisali ako sa prayer for negative results sa anumang sakit sa blood test ko. Salamat po. God bless. Thank you po. Si kapatid na Sidinio T. Geruel, binabati natin. Welcome. At of course, si Tita Tonley Coronado. Good evening, GMM team. Binabati ko po kayo. At of course, si Ronilyn Minor Domingo. Top fan po natin, ha? Okay, yung po mga hindi pakasali sa top fan natin sa Gospel and Music Ministry, top fan, join na po kayo doon. Andyan din po si kapatid na Neded Noynay Rosales, binabati natin. Andyan din po si kapatid na Jenny Alinsod, ayan. Binabati natin yung kapatid na Jenny Alinsod at yung kanyang family. Of course, si kapatid na Lynn Morales, ayan, binabati natin sila dyan. Kapatid na Calvin Montesaben, ayan. Happy watching po. Kapatid na Jana Martin, pasama naman po pastor sa panalangin, Estohero at Mercader family. Salamat. Andyan din po si kapatid na Ramil Rosalita, ang Bimbol Roco ng Rooftop Church, binabati natin. Of course, si kapatid na Ralph Sumoso, dyan po sa Caloocan SD Church, binabati natin ang kapatid na Ralph Sumoso, napakasigasing sa gawain. Kapatid na Roel Labajo, siguro nagtatravel pa rin ito. Ingat ka kapatid na Roel. And of course, sabi ni Sister MC Tibor, what a day that rejoicing that will be. Jesus is coming soon. Opo, Jesus is coming soon. Si kapatid na Ann Camato Castillo, good evening po kapatid na Ann. Alright, salamat sa minsay pastor, ang ganda ng topic, Sister Jana. Andyan din kapatid na Herman Baluloy, yan, binabati natin. Of course, si kapatid na Neneng, tatlong Neneng ha. Baka Neneng the third dito, binabati din po natin. Si kapatid na Rodel Magno Amansik, ayan, good evening po. Kapatid na Loretta Mergal, ayan, good evening sa inyo. Kapatid na Iler Ortes, nagtanaw po from Calamba, naka-duty. Ah, talagang, samantalang ikay nag-iingat, mag-duty ka. Ay, samantalang ikay nag-duty, mag-iingat ka, kapatid na Iler. Ayan. And of course, si Tita Melly Roach, sabi niya, amen, Pastor. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding, acknowledge Him with all your ways, and He will direct your path. Amen. Napagandang talata po yan. Sabi ni Clara, Dambina Corpus, gising pa ako, yehey, natapos ko din. Oo nga, nakatulog yata nung kagabi. Please include to your prayer, my classmate Antonio Hernandez, may liver cancer po. Andyan din po si kapatid na Edgar Nenelbacos. Andyan din po si Nanay Sipi Karim, Nanay Karima Sipi Sumawang, binabati natin. Hindi natutulog yan hanggang di nakapanood. Amen, Pastor, sa magandang paalala sa bawat isa mula sa turo ng ating Panginoon. Thank you. Of course, Sister Juay, pabati po sa Tita Feli Absalon. Ko, she's watching right now from USA, California. Ayan, kapatid na
Feli Absalon, greetings from Gospel and Music Ministry. Happy watching po. And of course, si Sister Joy, how to join po sa Top Fan. Search mo lang, kapatid na Joy, Gospel and Music Ministry Top Fan or Supporters. Baka membro ka na doon, no? Join lang po, no? Then, si kapatid na Iler, pasali po sa prayer pastor swab test ng misis ko na mag-negative. Okay? Alright, si kapatid na Leo Lagrosa, binabati of course natin. At huwag niyong kalimutan mga kapatid, meron tayong special episode every Sunday. Atin pong DJ, makakasama po ninyo ang kapatid na Deomel Arcenal at maglilingkod tayo. At magkaroon tayo ng mga prayer, mga hindi prayer request, mga song request tuwing Linggo, Sunday, 12 noon hanggang 2 p.m. mga kapatid. Meron tayong mga music doon na puro rendition, mga payo. At inaasahan ko mga kasama namin kayo sa ating paglilingkod. Parang radio yung dating noon, parang DJ. Kakaiba sa ating paglilingkod sa gabing ito mga kapatid. Ano po? Yun ay parang ano lang, ano lang siya, simple lang. Tingnan natin kung makabubuti at makatutulong sa atin pong mga taga-subaybay. Andyan din po si kapatid na Redner Lodovici. Ayan, from Dubai. Ayan, binabati natin. Kapatid na Redner. Rowel Labajo, present. Salamat pa sa pagbati. Hey, nakikinig lang po. Di pwede na, ano ang sabi niya, di pwede manood. Baka mabundol ko yung sinusundan ko. At Mindanao Avenue in transit to Pasig. Ayan, ingat lang kapatid na Rowel Labajo sa iyong pagbabiyahe. Ingat po at laging mananalangin at hingi ang guidance ng ating mahal na Panginoon. Ano po? Ingat po. God bless you kapatid na Rowel Labajo. Siguro ay ito ay bus and minamaneho ito ng kapatid na Rowel Labajo. No? Baka bus mo yung sinakyan namin kapatid na Rowel nung mga nakaraan na mayroong Bible ng Seventh-day Adventist at ang pinapalabas sa TV ay Hope Channel. Nung magkasama kami ni Missy sa bus. Andyan din po si kapatid na Erlinda Kineto. God evening, Pastor. Pagkasama po sa every prayer. Ayan. And of course, binabati natin dito si Jocelyn Takinan. Kapatid na Istohero Navigante siya. Andyan din po si Nanay Edna Sardenya Hachero dyan po sa Palawan. Si kapatid na Ninong Ben Familiar na nanonood ngayon. At si Ninang Banji. Ayan, brother Rafi Andriano, sister ng Andriano. And of course, ang Silapan family. Kuya Darwin na Silapan, Ate Terry Silapan, si Neneng Cherry Silapan, si Karil, si Dominic Pogi, at of course, si Brother Charles Silapan. No, kailan ang bautismo mo, kapatid na Charles Silapan? No? Andyan din po si kapatid na Arnold Ligalig, andyan din po si kapatid na Neneth Fonte, at kasama niya si kapatid na Ariel Fonte, si kapatid na Edgar Ninel Bacos, John Paul Habulin, binabanti natin, si kapatid na Mera Castillo, of course, si Bonjour Arnaiz, si kapatid na Freddy Incognito. Andyan din po si kapatid na Nadim Ney. Yeah, nakalimutan niya. Si Job Joby Fernandez. John Harold Navarro, binabati natin. Si kapatid na Irene Codemo Alfredo. Andyan din po si Florilyn Abu-Abu, binabati po natin, mga taga-subaybay natin. Si Bakag SD Church. O yun, ang SD Church. Bakag. Bakag ba to? O Bakag? I don't know how to pronounce it. Bakag is the church. Jackie Barangay, Barangay siguro to. Barangay. Binabati natin. Of course, si kapatid na Arkaat, ayan. Be watching sa inyo, si kapatid na Rico Nalia, ayan. Rico Nalia. Okay na. Of course, si Los Biminda Pantalion, yata ito. No, binabati natin. Si kapatid na Jasper Pilongo, yan, Doc Jasper, binabati kita. Si Vic, kapatid na Vicky Silapan, ayan, ang kapatid na Kuya Darwin. Of course, si kapatid na AJ Karingal, binabati natin. Si Aubrey at si Yana. Ganon din po si Casey Filomeno, ayan, my friend. Ha? Happy watching, my friend. Ha? Thank you sa iyong panonood. Si kapatid na Archie Henteloso, ayan, binabati natin. Wala ngayon yung pong mahalagang pangalan, ha? Si Perlas, Perla. Pearl Ferrer. Ayan, binabati natin yan. No? And of course, binabati din natin si Madam Malaya Masa. Andyan din po si kapatid na si Teta Roda Punto. Ayan, binabati natin. Si Mami Elia at si Daddy Ben de Mayo. And of course, si Judge Francisco Menjula. Happy watching, Judge. May the Lord bless you. Andyan din po si kapatid na, ayan, Erlinda Quinto. Ayan. Judge, happy watching. At God bless you, no, kapatid na ayan, nandito na yan. Oh, dito.
Pinita. Nabati ko na po yan kanina. Ayan, binabati natin. Of course, ang pag-aralan natin, Mr., binabati natin nung Johnson, ninang Lenny, Brother Ervin, dyan din po si Pastor Jong, dyan sa US, nasa US na si Pastor Jong. At si Mama Babes, yan, binabati natin. Of course, binabati din natin ang Rooftop Seventh-day Adventist Church. Nandiyan din po ang Elder Robert Chudosio, Kagawad Robert sa Perbikutan, habang naka-duty nanonood. Si Gideon at Sister Helen. Binabati din po natin ang atin pong district pastor, Pastor Jojo Solabo. Yan, binabati po natin. Pastor Jojo Solabo at Ma'am Eden Solabo. Yan. Of course, ang atin pong president sa NPOC, Pastor Romeo Mangiliman. Yung president dyan po sa CLC, si Pastor Farulan, mga kapatid. Yan, binabati natin. At yung mga prayer request ninyo, kung nandito niya, nandito niya, nandito na. Atin na pong simulan. Of course, ihabol natin si Brother Mark Caballero. Ayan, Brother Mark, binabati kita. Si kapatid na Amalia Marchan. Ayan, hi po. No? Hi sa inyong lahat, mga kapatid. No? At sakto-sakto, 11, tayo po ay magtatapos na. At magpipray na, mga kapatid. Andiyan na ba yung ating prayer request? Atidan? Right, tayo po ay akin na yung prayer request natin. Tayo po ay magpipray na, mga kapatid. At samahan po ninyo ako sa atin pong pananalangin. Okay. Alright. Oh, okay. Alright, birthday din daw ngayon ni Mark Christopher Madrid at April Madrid. Oh, birthday din po ni Ate Dan bukas, no? April 23, kaya maaga-aga kami, mga kapatid, na magtapos. Actually, 11 magtatalakay pa sana tayo niyan hanggang 11:30, oh, mahigit pa. Pero maaga tayo nagsimula dahil birthday po ng aking pong may bahay na multitasking. Ginagawa niya lahat. At least makapagpahinga po siya, no? And wish her a happy birthday. Yan. Let us pray, mga kapatid, ang atin pong music at idan. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Lakasan mo ng konti siguro. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, dakilang Diyos, sa kabutihan na patuloy ninyong pinagkaloob sa amin. Purihin ka sapagkat kayo ang may lalang ng buong sanlibutan kasama ng aming mga buhay. Salamat po sa tagumpay ng aming paglilingkod sa gabing ito. Salamat po sapagkat naging kapakipakinabang ang aming paglilingkod. Salamat po sapagkat may mga natutunan ng aming mga taga-subaybay, mga kapatid man o mga kaibigan. Salamat din po sapagkat patuloy niyo pong pinagkaloob sa amin na maayos ang internet upang patuloy na makapag-share ng inyong pong mga salita ng katotohanan. Sa mga oras nito, dakilang Ama, kami nagtitiwala at ayon sa inyong mga salita, amin dinudulog ang mga prayer request ng mga kapatid na nakasulat at pinadala sa amin. Ang prayer request ni Tita Mele Roach, yung po kanyang pamangkin na mag-birthday, siya po ay mag 18 years na. Dalangin namin, dakilang Diyos, sa kanyang kaarawan, siya po ay mahiyain. Ngunit amin dalangin na magkaroon siya ng lakas ng loob at maharap niya yung kanyang bisita, makatulog siya ng maayos before ng kanyang birthday, at magpagpalain niyo po siya, dakilang Diyos, maging successful ang kanya pong birthday party, maging successful ang plano ng kanyang parents, ng kanyang family sa kanya, maging successful ang kapatid na ito, pagpalain niyo po siya. At siya po ay inyong patuloy na gamitin din sa inyo pong gawain, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po itong kapatid na ito, si kapatid na Valerie. Siya po ay mayroong magandang bukas para sa banal na gawain. Ingatan po ninyo ang kanyang buhay, patuloy na pag-aluman ng magandang pangangatawan, kasama ng kanyang buong family, dakilang Diyos. Dalangin din po namin ang kapatid na Mera Castillo, pagpalain niyo po yung kanyang mga kapatid na kambal, si Mark Christopher Madrid at si April Madrid. Sila po ay may birthday ngayon. Dalangin namin na sila po yung patuloy na pagpalain ang dalawang kapatid na ito na nagdiwang na kanilang kaarawan. Pagpapasalamat sapagkat patuloy niyo pong pinagpala sila, pinagkalooban ng mahabang buhay,
malusog na pangangatawan at masiglang paglilingkod. Pagpalain niyo po silang patuloy, patuloy na maging kasangkapan sa inyong pambabalita. Patuloy na maging liwanag at higit sa lahat, patuloy na maglilingkod sa inyong masaya kasama ng kanyang buong family, dakilang Diyos. Nalapit din po namin ang prayer request ni kapatid na ni Kuya Bong. Ang pagbiyahe ng kanya pong mga kaibigan, sila Brother Bon, Brother Al, si Brother Jim. Sila po'y papunta ng Utah. Sila po'y nagbabiyahe hanggang kinabukasan. Dalangin po namin na ingatan po ninyo sila, ilayo sa anumang kapahamakan at disgrasya dakilang Diyos. Ingatan po ninyo at alalayan sila sa kanilang paglalakbay. Wala sanang aberya sa kanilang pagbabiyahe. Wala sanang anumang mga disgrasya. At sila po ay tutulong doon po sa mga nadisgrasya na nasa hospital ngayon. Dalangin po namin dakilang Diyos doon po sa mga tutulungan nila. Dalawin po ninyo sila, nasa hospital sila ngayon. Gumawa po kayo ng mga milagro, himala sa kanila, na gumaling at mapagtagumpayan nila ang kanila pong naranasan dakilang Diyos. Amin pong itinatagubil ng kanilang buhay sa kanilang paglalakbay at maging yung mga kapatid na nasa hospital. Amin pong nilalapit din dakilang Diyos ang prayer request ng kapatid na Anneli Fitalcurin Manipol. Kanyang kahilingan ang tatay niyang si Pasensyo Manipol na patuloy po na maranasan ng kagalingan sa kanyang karamdaman. Patuloy siyang pagpalain, patuloy hipuin ang kanyang karamdaman na gumaling dakilang Ama. Pagpalain niyo rin po ang kapatid na Anneli Manipol sa kanyang pagsuporta sa kanyang father. Nalapit din po namin na pagpalain po at pagalingin ang kaklase ng kapatid na Clara Corpus, ang kapatid na Antonio Hernandez, siya po ay may liver cancer, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po nawa siya at tulungan ang doktor na magamot na maayos ang kanyang karamdaman. At ipuin po ninyo, dakilang Ama, sapagkat walang imposible sa inyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ay gagaling ang mga ganong klaseng karamdaman. Ngunit hindi kalooban namin ang masunod, dakilang Ama, kundi ang inyo pong kalooban. Dalangin din po namin ang prayer request ng kapatid na Iler Ortez na maging negative nawa ang swab test ng kanyang may bahay at sa kanyang swab test upang patuloy sila na maglingkod, na masaya, na walang anumang hadlang sa mga COVID na ito. Ilayo sila dakilang Diyos. Kano din ang kapatid na Iler, samantalang siya naka-duty. Ilangatan niyo po siya at tapagpalain. Ang kapatid na Sheila, sa kanya pong recovery, siya po yung tapos na naoperahan sa kanyang appendicitis. Pagpalain niyo po siya at maranasan niya ang fast na recovery upang mapatuloy siyang makasama namin sa paglilingkod. Pagpalain po siya, patuloy na pagkaluban ang kanilang pangangailangan, masustain ang kanila pong need sa araw-araw, lalo sa kanyang pagpapagaling. Pagpalain niyo rin po sila, dakilang Diyos, sa kanilang pangangailangan. Nilalapit din po namin ang prayer request ng kapatid na Erlinda Quinita. Pagpalain niyo po siya, dakilang Diyos, kung anumang karamdaman meron siya, ilayo niyo po ito. At of course, hinahiling din po namin, dakilang Ama, na ang kanyang anak na si Rinel ay mag-negative sa kanyang check-up kinabukasan sa kanya pong blood sugar, dakilang Diyos, at sa kanya pong mga iba pang mga examination sa kanyang katawan. Siya po ay nasa Hong Kong. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. Ano mang mga karamdaman nila, ano mang mga hiling nila, dakilang Ama, idinudulog namin sa inyo sapagkat kami sumasampalataya na kayo na Diyos namin pinaglilingkuran, buhay at makapangyarihan sa lahat, na walang karamdaman na hindi kayang pagalingin, dakilang Diyos. Pagpalain niyo rin po at ingatan at maging mas matagumpay ang operasyon ng kapatid na Nene Untuhan. Pagpalain niyo po, siya po ay mayroong karamdaman sa kanya pong dibdib. Pagpalain niyo po at patuloy na gamitin ang mga tao na kanya mga kaibigan upang mag-finance sa kanya pong operation. Pagpalain niyo rin po ang Dichoso family na patuloy niyo pong ginagamit upang ipaabot ang mga blessing sa kanilang kahit sinong tao na nangangailangan, dakilang Diyos. Pagpalain niyo rin po ang Ekban family, ang Dimayo family, Santos family, ang Pilongo family, ang Tibor family, pagpalain nyo rin po ang Silapan family, ang Familiar family, Andriano family, at lahat ng mga taga-subaybay na katutok sa mga oras na ito, kasama po ang Coronado family, ang Roach family, pagpalain nyo po silang lahat na kilang Diyos. Ano man ang kanilang kahilingan, ayon po sa inyong kalooban, ay kanila pong makamtan na kilang Ama. Salamat po sa
patuloy na patnubay at gabay ng banal na Espiritu. Salamat din po sa pagdinig sa aming mga dalangin. Amin po itong hiniling, sinampalatayan na matanggap sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesus. Amen. Ayan. Mga minamahal na mga kapatid, sa mga oras na ito, kami po ay lubos na nagagalak sapagkat kayo po ay nariyan. Patuloy niyo po kung kami sinamahan maging sa mga oras na ito. Ano po? Praise the Lord, mga minamahal na mga kapatid. Tayo po ay magbabasa dito ng kukunti sapagkat paaga pa naman. Alright. Sabi po dito ni Sister Juay, advance happy birthday Ate Dan. Thank you po. At birthday niya bukas. Kaya anumang mga paghahanda gagawin namin na mapasaya ko po ang akin pong may bahay sapagkat grabe ang sakripisyo niya sa gabi-gabi na ating paglilingkod mga kapatid. Ano po, wala huyang bayad siya, talagang purely sa dedicated sa banal na gawain mga kapatid. Wala pong nag-train sa kanya, siya po ay nagdi-discover lang sa YouTube at kung may mga kulang pa nang hingi siya ng advice at assistance sa ibang mga marunong mga kapatid. Hindi po siya nag-aral, kaya thank you Amalia Marchan, ang ganda po ng mensahe, praise the Lord. Si Nene Alinso Dichoso, Ma'am Shi, natutuwa ko sa iyo, Pastor, napaka-sincere mo mga araw. Thank you, Ma'am Shi, pagpalain po kayo ng Panginoon. Hanggat kami po'y may lakas, may buhay ni Ate Dan, patuloy kami maglilingkod sa Panginoon. Saan man makarating, ano man ang mararanasan. Oh, praise the Lord. Okay, good night po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat marami, Sister Joy, Freddy Incognito, Edgar Nenelbacos. Thank you po sa inyong lahat, mga kapatid. Ano po? Bukas at pakinggan po natin kung matuloy po ang testimony ni Kuya Darwin. Siya po ay dating pasagulero, dating pasaway sa lipunan. Talagang nabago ang kanyang buhay na mga kapatid, no? At pakinggan natin yung kanyang detalyadong testimony bukas ng gabi, no? Mga kapatid. Sabi ni binabati natin si Delfonso Espacio Hugalbot. Hugalbot, yan binabati natin. Sabi ni Sister Erlinda Quineta, Pastor, happy birthday po sa asawa po ninyo. God bless po sa family niyo. Thank you po. Wala pa po kami baby. Ang wish po ninyo sa kanyang birthday, magka-baby na kami, mga kapatid. At yun po ang inaasam-asam namin ni Ate Dan, mga kapatid. Anong oras po, Pastor? Abangan po. Alin po ang unang, anong oras? Abangan po ninyo ang atin pong Sunday episode, mga kapatid. Tuwing alas 12 hanggang alas 2 ng hapon, special episode, ang bio ni Kuya Manoy, mga kapatid. Mayroon, pwede kayo mag-request ng amin doon, patugtugin natin kasama si Ate Dan. At patugtog na patugtog at mga ano tayo, no? Alright, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Yung pong atin pong tinatawag na, ano ba itong tanong niya? Anong oras po? Yung po yung testimony, baka po mas mapaaga po natin mga kapatid bukas dahil po bukas ay Friday, mga kapatid, no? Sabi dito, namin nag-greet sa'yo, Ate Dan. No? Salamat, taos puso po ang pasasalamat niya ang pinapaabot niya sa inyo. Palakpakan po natin yung mga nag-greet ng happy birthday sa kanya, no? Ayan, oh. Ayan, no? Palakpakan na. At yung mga hindi pa nag-greet, palakpakan na rin natin. Binabati natin kapatid na Jerry Corpus, kapatid na Mary Grace Mansing, mga kapatid. So, this is her first time na mag-celebrate ang kanyang birthday. Ang kasama ang Gospel and Music Ministry Team, mga kapatid. Ano po? Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Nawa, nakinabang kayo at naging inspirasyon sa inyong paglilingkod natin. Sabi ni Sister MC Tibor, Pastor, we will pray for you and Sister Dan na magkababy na. Thank you. Thank you, Sister MC Tibor. Binabati na natin si kapatid na Princess Asitora. Yan, binabati natin. Si Sister Singh, ha, nanonood ngayon, binabati kita. Ha. Huwag ka na magbiro sa akin para hindi ka na magkasakit. Mga kapatid, no? Ayan, in God's will, Pastor, next month magkabi. Oh, praise the Lord, ha? Ako, Pastor, kain na pa ako tao. Mga kapatid, basahin siguro natin ito, no? Patapos naman na tayo. Alright, sabi dito, nindot ng mga prayer na mo, Sister MC Tibor, ha? In God's will, Pastor, next month magkabi pin ako. Sabi, ayan, ang Panginoon, no? Sana yan ang magiging regalo sa birthday ko, no? Sa June na 17. Alright, Edgar Nenelbaco, happy birthday. Thank you. Agoy, Pastor, kaya na pa ako tawa ng tawa sa'yo. Thank you. Si Teta Meli, ang sabi niya. Alright, thanks a million, Pastor, for your prayer request for the upcoming debut of my niece. Very powerful. I have teary eyes. Asan na ba yun? And while you are praying, you are so powerful in your prayers. Thank you po at purihin ng Panginoon. You are such a powerful prayer warrior. Thank you so much, Ate Dan, for the prayers. Thank you, Tita Melly.
Of course, si kapatid na Jerry Corpos, thank you sa inyo. Si Castle, Castle ba yan? Castle? Janet, birthday pala niya. Happy birthday po. Bukas pa po ang birthday niya. Bukas pa. Bukas sa live, nakapula po yan siya kahit hindi nakikita. Yan. At abangan po ninyo ang atin pong concert ng Anchor's Hymn Singers sa Sabado alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, mga kapatid. Mga kasama po ninyo ang Anchor's Hymn Singers. They're very excited to serve you through singing our music ministry, mga kapatid. Kaya ang ating programa, Gospel and Music Ministry, sapagkat nag-uplift ng soul natin ang mga awitin, mga kapatid. At kasama po ng atin pong paglilingkod sa pangalan ng pangaral, mga kapatid. Ang inyong lingkod, Abang Lingkod. Tapos puso nagpapasalamat sa inyo at sa ating Panginoon ang buong kapurihan at pasasalamat sapagkat kayo nariyan at patuloy na sumusuporta sa ating pong banal na gawain, mga kapatid. Okay? Sabi ni Sister Elinda Kinita, Pastor Evelyn, live po nyo, pinapanood ko po kayo at sumusubaybay po ako kapag nagpipray kayo. Thank you, Sister Elinda Kinita, no? Praise the Lord. Ano po, mga kapatid? Ano man ang inyong problema ang pinagdalanan sa buhay, huwag niyong kalimutan. Dakilang Diyos natin pinaglilingkuran. Wala siyang hindi kayang gawin. Hindi niya tayo kailanman tinatalikuran, hindi niya tayo pinababayaan. At lagi siyang nandyan para tayo gabayan, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po sa inyo walang sawang pagsubaybay sa pangalan ng Gospel and Music Ministry. Sa atin pong technical si Ate Dan, happy birthday. At maya-maya, birthday mo na. And of course, ito bang inyong Abang Lingkod, ang kapatid na Deomel Arcenal, nagsasabing ang pagpapala ng Panginoon na managana sa inyong mga tahanan ngayon at kailanman. Maraming salamat. Good night and God bless you, mga minamahal na mga kapatid. Say that praising the Lord just can't happen every day, but I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praising in the morning light, praising in the noonday bright, praising each and every night. Praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue. Trouble's hanging over you. When you don't know what to do. Praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light. Praise Him in the morning. Praise Him in the noonday bright. Praise Him in the noonday bright. Praise Him each and every night. Praise Him. Praise Him every day. Just the same.